So, mga karang Bike Tech Tuesday, ang ginawa natin is nagawa tayo ng video ng mga accessories na dapat nyo iwasan or hindi nyo dapat bilhin. Yung mga accessories na yan, yung mga madalas makita sa mga tindahan or sa mga bike shop or sa mga bangketa na sa tingin ko, dapat talaga nating iwasan. Since nagustuhan nyo yung video na yan, ginawa ko ngayon ng part 2. So, magbibigay ulit ako ng 5 pang accessories na dapat nyo iwasan. And mag-also, magbibigay din ako ng recommendation na kung ano yung mas magandang bilhin instead dito sa mga bagay na kailangan nyo iwasan. At yan ang pag-uusapan natin ngayong Bike Tech Tuesday. Alright, so umpisan natin ito, no? Una-una sa listahan ko. Itong bicycle, bike, wristband, strap, reflex, rear view, back mirror. Shoutout sa kaibigan natin na si Reggie Z. Remando. Okay, so ito, sinabi niya to sa comment dun sa unang video na ginawa ko. By the way, kung di nyo napapanood yung unang video na ginawa ko, click nyo yung link sa taas para makita nyo yung unang video na ginawa ko tungkol sa mga accessories na hindi nyo dapat bilhin. Sabi ni Reggie, sa akin yung wrist mirror, yung side mirror accessories na ini-strap mo sa kamay mo na parang bracelet. Don't get me wrong, useful talaga siya for safetyness. Kasi nakikita mo kung sino yung nasa likuran mo. Kaso, ang downside kasi is napaka time consuming niya. Kasi every time na susutin mo siya, need mo pang i-adjust ng tamang angle at kung i-sprint ka, matitiklop yung salamin mo dahil sa hangin. So i-adjust mo na naman ulit. So medyo istorbo talaga siya. Thank you Reggie sa yung feedback and kung makikita nyo naman talaga namang ito yung mga salamin na i-strap nyo dito sa wrist nyo and then hindi ko naisip to kasi hindi ko binili. Like hindi ko siya binili dahil hindi ako gumagamit ng rear view mirror para sa bisikleta dahil nga madaling lumingon and mabagal ka lang naman and optional naman yung paglalagay ng side mirror sa bisikleta. Pero yun nga no, isipin nyo kung gaano ka-hassle yun, paghuhubarin nyo, isusuot nyo, mawawala sa pwesto, di ba? Hassle nga siya no, so thank you, Regis, sa feedback. So, ito yung mga isa sa mga dapat nating iwasan. No? So, instead yan, ito, bibigyan ako ng recommendation nyo. Lahat ng product na ito nasa link sa description para makita nyo or ma-check nyo sa Shopee kung ano yung okay. So, ito, yung 360-degree na rotational na mountain bike rear view adjustable wide-angle cycling rear view foldable handlebar convex mirrors. Yun na lang, mas okay itong option na to dahil completely adjustable siya. Ang magiging chance ito, I don't know kung madali siyang maliko, magaling siyang magalaw. And pag sinandal-sandal mo yung bisikleta mo, kailangan mo siyang iiwas. Pero ito yung optional lang naman kung talagang gusto mo pa rin ng side mirror or rear view mirror para sa bisikleta. Pero para sa akin, pwede ka naman lumingon, hindi ako sa side mirror talaga dahil hindi naman doon talaga ganun kabilis yung takbo natin para hindi ka makalingon and para wag mawala yung paningin mo sa harapan. Usually, helpful ang mga side mirror kapag umaandar ka na mabilis and then gusto mo lang makita yung nasa likuran mo and then babalik ka sa harapan. Pero dahil bisikleta tayo, konting lingon lang and then balik sa harapan, hindi naman ganun kalaking epekto yun. Alright, pangalawa. So, pangalawa tayo, itong blue-green light luminous car tire bulb cap wheel type rim stem cover dustproof waterproof. Ayan, kung ano-ano pa. So, bibili ka pa ba ng specific na ganyan takip? Siguro kung nawala yung takip mo, pwede mo siyang bilhin. Pero kung bibili ka specific na gusto mo kasi glow-in-the-dark ng takip, I don't think magiging glow-in-the-dark siya ng ganyang kaliwanag katulad na sa video or sa picture. Hindi siya nag-work ng ganyan. Gumamit ka lang ng ordinary takip ng pito. So, hindi ka pa mapapagastos. Okay, so pangatlo nating item sa mga accessories na dapat nyo iwasan is ito. Wheel offset version 2 for PixGear 700C rear wheel nano adhesive ABS plastic flexible. So, wheel cover siya, no? Pantakip ng gulong. I think kailangan mong iwasan yung bagay itong Prada kasi una-una sayang yung pera mo. Siguro maganda siya aesthetically, like maganda sa tingnan. Kung yun lang yung habol mo, forma, then go ahead. Meron akong project na bike na ginawa, nilagyan namin ng ganito, but it's just for the photoshoot purposes lang naman. Hindi naman talaga siya namin ginamit sa pang-ride kasi nga, ang mga naging problema namin dyan is sumasayad, and pangalawa, mabigat siya. So, hindi siya masarap gamitin talaga pagka nakalagay sa gulong. So, maraming ganyan, no? Makakabili ka ng malambot lang. Ito nga, parang plastic siya. For me, kung ang reason mo naman is aerodynamic, kung gusto mong maging aero yung bisikleta mo or gusto mong bumilis or nag-expect ka na bibilis yung bike mo kapag nilagyan mo ng ganito yung gulong mo, mararecommend ako sa iyo is bumili ka na lang ng aero bar. Kapag aero bar ang ginamit mo, masigurado mas magiging aero ka or aero yung position mo compared sa maglagay ka ng ganitong takip sa gulong mo. Hindi naman lahat na nakaglalagay ng aero bar is para lang sa aero or pagiging mabilis kasi may purpose din ng aero bar na mas magiging relax yung position mo or mapapahinga mo yung arms mo or yung braso mo during the long ride or sa mahahabang biyahe. So, better yet aero bar na lang bilhin mo kaysa mag-invest ka at magbayad ka ng 1,000 plus para sa mga aerodynamic na reason kasi may downside din siya. I don't think magiging worth nung pera yung gagastos mo para sa kanya.
Alright, susunod na item natin is itong brake light na nilalagay sa cable. So, ang tawag dito is bike brake light mount tail rear bicycle cycling red LED safety warning lamp. So, nagkaroon ako ng tinda nito sa shop ko, nakabili ako kasi na-amaze ako eh. Napaka-simple lang niya. Lalagay mo lang sa kable, ganyan. So, okay naman siya. Ang problema sa kanya is yung construction niya. Like, napaka-bare ng material niya, konting-konti lang. And then, una, mabilis siya malobat. Pangalawa, mahina yung ilaw niya. And pangatlo, madali siyang masira kapag nabasa. Kasi medyo ano siya, medyo open na open yung itsura niya. Hindi talaga siya ganun kalakas and hindi talaga siya bisadong visible or hindi malayo yung nararating ng liwanag niya. Siguro to hindi siya magandang bilhin dahil hindi ganun kasulit makukuha mong benefits sa kanya. Mukha siyang maganda kasi pag nagpreno ka, umiilaw nga naman, di ba? So parang brake light. Pero hindi siya ganun kalakas yung ilaw and mabilis malobat and yun nga, mabilis masira dahil open siya and hindi siya pwedeng mabasa. So siguro kung gusto niyo pa rin ng gantong klase ng ilaw or preno na nagwo-work sa kable nyo or pag pinreno nyo, umiilaw. Yung isang model kasi nito, same features sila. So, parehas lang sila halos ng feature. Pero ang upgrade niya is may cover siya. And mas malaki yung battery na nakalagay sa kanya. So, mas malaki yung chance na tumagal siya. Hindi siya madali masisira dahil sinadyado yung battery niya or nakakover yung battery niya. So, yan ang ating part 2 ng mga bike accessories na hindi nyo kakailanganin or hindi nyo dapat bilhin. Well, this is just my opinion. I hope nakatulong sa inyo. And I hope na bago ko yung isip nyo kung bibili kayo ng mga accessories na nabanggit ko. And I hope napadalawang isip ko kayo sa pagbili ng mga accessories na tinukoy ko. Well, kung gusto nyo pa rin bilhin, choice nyo yan, decision nyo yan. Andito lang ako para magbigay ng opinion. Ito yung experience ko sa pagbibisikleta na sinashare ko lang naman sa inyo. And bahala na kayo kung susundin nyo ako or hindi. Salamat po tanood, guys. That's for our Bike Tech Tuesday. Please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Go vegan.